everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is a Thursday, June 23, 2022. Mga kaibigan, pasensya na po, hindi po tayo nakapag-live today. Dahil po meron po tayong mga engagements na kailangan po nating puntahan at medyo natagalan tayo sa mga events na yun. No? But nonetheless, kahit di po tayo nakapag-live stream, tayo po ay mag-upload ng ating vlog for today. At actually bukas na rin ang upload nito, no, 24. So, at least meron na yung content, di ba? But before we move forward, please don't forget to like, share, and subscribe. Okay, like yung subscribe button ay nasa baba. Also, please don't forget to click the notification bell sa tabi po ng subscribe. Dahil nakakatulong po yan para malaman nyo kung meron ako mabagong uploads or bagong schedule na live streams. Also, please don't forget to follow our Facebook page, Let's Unpack This by Coach Jared. And huwag niyo rin po kalimutan yung ating, what else? TikTok. May TikTok tayo, no? At Coach Jared. Although hindi na ako masyadong active sa TikTok kasi pambata talaga siya. Anyway, I'll try to be more active on TikTok. Anyway, mga kaibigan, today is the... Well, ako naman hindi ko naman gustong alalahanin to, pero today is also the death anniversary of Panot Aquino. So mga kaibigan, ito po yung balita kanina ni Inquirer. Ipakita ko sa inyo, ayan. Okay, so kay Inquirer po ito galing, no? Ex-President Noynoy Aquino's first death anniversary, Yoli recalls last moments. So, interestingly enough, eh yung tao na nakaalala or umaalala sa last moments ni Panot Aquino ay ang kanyang kasambahay. Ang lungkot. I would not wish this on anyone, mga kaibigan. Kasi may pamilya siya eh, may kapatid siya, may mga pamangkin siya, and everything actually. May pamilya pa siya. May surviving family pa siya. Pero for some reason, ang hinighlight ni Inquirer ay yung kanyang kasambahay. Nakakalungkot to, mga kaibigan. I would not wish this on anyone, even on my... siguro fiercest enemy. Hindi ko i-wish to kahit kanino, mga kaibigan. Napakalungkot nito. But at least merong umalala sa kanya, di ba? I mean, siguro with all the things that dahil doon sa mga napakaraming ginawa ng mga Aquino, eh ito na lang ang kayang gawing pampalubag loob ng Inquirer.net sa kanilang long time I don't know, benefactor siguro or hero. Baka sa ibang dyaryo eh mas maganda yung ano, mas magarbo o mas engrande yung pag-alala sa pagkamatay ni Noynoy Aquino. Pero as far as Inquirer is concerned, eh yan na yun. That's it, mga kaibigan. Pero meron akong ibang ipapakita sa inyo. Ito ang ipapakita ko sa inyo, mga kaibigan, ay hindi po galing sa Inquirer. Ito po ay galing sa News 5 ulit, ang ating favorite na, na news network. Bakit natin favorite? Kasi ang sarap nilang i-debunk eh. Ang sarap nilang i-debunk, mga kaibigan. So, ito po ay a video na naman ni... ng dating vocalista na naging Giorno dahil nabihisan at nabigyan ng fedora. Yan, mga kaibigan. Dating vocalista, dating bandista na binihisan ng coat and tie at nilagyan ng fedora at ngayon ay tinatawag ng Giorno. O sige, game. Pakinggan natin itong sinasabi ni Lourdes de Vera. Okay, panoorin natin ito, mga kaibigan. Six years after. Maybe I have done something good. Na na-impress ko si Jesus. Ang tanong, paano niya kaya napaniwala ang 16 na milyon? Siguro nakumbinsi sila sa... Kasi bayot sila. After 1 week, sa launch ng presidential campaign sa Tondo, Manila. I will do it even if I lose my life, my honor, and even the presidency.
pero magtatapos na ang 3 to 6 months noong September 18, 2016. Just give me a little extension, maybe of another 6 months. Dito sa Word of the Lord, ngayon mapatapos na ang kanyang termino. Abay, balikan natin ang mga pinangako niya noong 2016 at suriin natin alin nga ba ang mga natupad at alin ang mga napako. Kung titingnan ang 15-point legacy agenda, unahin natin ang number 15, Economic Power in Asia by 2019, Shift to New Form of Government, Ending Traffic Congestion. Sinabi na ni Pangulo, hindi ko kayang isolve yung traffic ng EDSA. Ending Poverty. Ayos. National Reconciliation. Eh, mas magkakaaway pa yata tayo ngayon. Ending Political Dynasties. Ha 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 ha. Ending Political Turncoatism. Sinabi niya naman noong November 2015 na pag... 15 na ba yun? 15 na ba yun lahat, mga kaibigan? Parang hindi yata 15 yun, ah. And I found out, mga kaibigan, apparently, itong ginamit nilang reference para dyan sa legacy agenda daw ni PRRD ay isang kasinungalingan. Okay, bakit? Kasi, ito po yung kanilang ginamit. Ngayon, hindi ko alam kung saan nila nakuha to. Platform of Government, Mayor Rodrigo Roa Duterte towards National Peace, Reconciliation, and Economy. And ito yung 15-point legacy agenda. Ito yun eh, ito yun eh. Ito yung ine-ekisan niya eh. Okay, ito yun. So, ending political turncoatism, hindi ro nagawa. Ano pa? Ending political dynasties, hindi ro nagawa. National reconciliation, hindi ro nagawa. Ending poverty, hindi ro nagawa. Ending traffic congestion in the metropolitan areas in 2019, hindi ro nagawa. Shift to new form of government, tas economic power in Asia ng 2019, hindi ro nagawa. So, practically, ang sinasabi dito ni Lord De Vera ay hindi niya nagawa itong from 9 hanggang 15. So, ilan niya? 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Okay? 9 daw. 9 ang hindi niya nagawa out of 15. Okay. Ngayon, mga kaibigan, first and foremost, we have to understand kung ito ba talaga yung plataforma ni PRRD. Kasi po, ito po ay hindi ko alam kung saan lang dyaryo na hugot, pero mukhang itong 15-point legacy agenda eh nag-iba nung siya ay naging pangulo. Okay? Nabago po ito. Paano po siya nabago? Ito po ang updated 10-point agenda. Updated na. 10 points na lang. From 15 ay naging 10. The updated 10-point agenda includes the following. President-elect Duterte's proposed updated 10-point agenda includes the following. Number 1. Continue and maintain current macroeconomic policies including fiscal, monetary, and trade policies. Oh, yung maganda raw nating ekonomiya ay ituloy. Magandang ekonomiya ay ituloy. Institute progressive tax reform. Nagawa ba to? Yes, train law. Increase competitiveness and ease of doing business. Okay, nagawa rin po ito. Accelerate annual infrastructure spending for 5% to account for 5% of GDP. With public-private partnerships playing a key role. Nagawa po ba to? Yes. Promote rural and value chain development towards increasing agricultural and rural enterprise productivity and rural tourism? Question mark ito. Ito medyo question mark tayo dito. Dahil kay ang atin pong DAR ay sablay. DA pala. Ang ating DA ay sablay under William DAR. Ensure security of land tenure to encourage investments and address bottlenecks in land management and titling agencies. Wala pa akong update dito, so hindi ko po yan masasagot. Invest in human capital development. Aside from pre-pandemic, eh maganda naman po ang ating human capital development. Ibig sabihin, yung mga ating napapagraduate na mga tao
ay competitive at magagaling. Tapos, promote science and technology. Sa akin, question mark to. To be honest, question mark to. Improve social protection programs pre-pandemic. Yes, napakaganda. During pandemic, maganda pa rin kasi nakapagbigay ng ayuda. Konti lang ang naapektuhan ng gutom nung panahon ng pandemya. So, this is a check. Strengthen implementation of the Responsible Parenthood and Reproductive Health Law. Wala pa tayong data tungkol dito. Kailangan natin makita dito yung ating poverty rate. Kung may effect, kung may epekto ba yung responsible parenthood sa financial capacity o sa financial na kapasidad ng ating mga ng taong bayan. So, out of 10, mga kaibigan, I would think ang question mark lang talaga natin dito ay 1, yung sa agriculture, okay? Itong pagtitulo, pero actually nakapag-award ng napakaraming titulo recently lang, di ba? I think last year, 2021. So, question mark? Or 50-50? Pwedeng 50-50? So, 1, itong science and technology. 2, dalawa lang out of the 10. Kaya mga kaibigan, hindi ko po maintindihan kung saan hinugot ni Lord De Vera itong 15-point legacy agenda niya. Na parang ang pinapalabas, mga kaibigan, ito na yung kanyang agenda. Economic, social welfare, at health, etc., etc., ay pasok dito sa 15-point agenda. Eh, nagbago nga ito. Paano po natin alaman nagbago? Ito pong 10-point agenda na to ay siya ring 10-point agenda na ipinapakita ng DOH, Department of Health. Hindi naman ito ipapakita ng DOH kung peke ito, di ba? It's the same thing. Parehong-pareho ng laman. Parehong-pareho ng laman. So, Lord De Vera, hindi ko alam kung saan mo hinugot tong 15-point agenda mo at bakit 15-point legacy agenda at bakit mo to ginamit. Probably, dahil ito ay puro motherhood statements at dahil napakadaling ipambato kay PRRD. Kasi merong ending insurgency in 2018, ending political dynasties in 2018. Di ba parang may time frame? Dahil may time frame at hindi mo nagawa, eh mas madaling ipambato, di ba? Mas madaling ipambato, di ba, Lord De Vera? Yan, yan ang problema sa atin, Lord De Vera. Alam nyo, merong 15-point agenda. Papakita ko sa inyo kung sino may 15-point agenda nung nahalal si PRRD. Mga militanteng grupo. Militants present 15-point pag siya. Ingay. Militants present 15-point program for Duterte's first 100 days. O mga militanteng grupo may 15-point program. Ayan o. Asa balita, June 29, 2016. So paano na? Paano na, Lord De Vera? Mga militanteng grupo, leaders and members of militant organizations converged on Wednesday at the University of the Philippines, Diliman to present a 15-point program which encapsulate their demands for President-elect Rodrigo Duterte. Ayos! Ayos ka, Lord De Vera! Yan ang problema, pa nag-iimbento ka ng kung ano-ano eh. Napapahiya ka eh. Oh, Lord De Vera, FYI ha, hindi na applicable to. Okay? Dahil nung nahalal si PRRD, nung naging pangulo siya, binago yan, umikli yan from 15 to 10. And from the 10, dalawa lang, in my opinion, ang hindi niya nagawa. Number 5, itong sa agricultural, at itong number 8, yung promoting science and technology. Tuloy natin ngayon itong kay Lord De Vera. Abay, dapat mas damihan ang mga punerarya. Mali ba siya? Nanlaban daw. Nanlaban siya. Nanlaban. Manlaban. Nanlaban din. Matapos umanong manlaban. Manlaban. Matapos daw manlaban. Pero nanlaban na manlaban. Kaya nanlaban. Patay naman matapos manlabas. Bigla raw nanlaban. Until the last pusher. Sa totoo lang. Uy, wait.
So pinakita mo, Lord De Vera, yung images ng mga namatay dahil sa mga engkwentro ng mga pulis. Di ba? May mali ba dun? Paano naging mali? Eh kung totoo naman ang laban. Huwag na yan. Ayan. Ito ay sa mukha ni Lord De Vera. Ayan. Paano kung totoo ng laban? Yung huli mong pinakita, yung umiihi, tapos ng laban, tapos namatay, dahil namatay sa engkwentro. Hindi ba namatay siya dahil karnaper siya? Na-identify siyang karnaper ng mga pulis. Actually, sisitahin lang siya dahil umiihi siya dun sa poste at bawal daw umihi sa poste. Tapos biglang bumunot ng baril, pinagbabaril ang mga pulis. Tapos nung nakita yung bangkay, na-identify na isa sa mga wanted na karnaper. Bakit kayo ganyan? Bakit ka ganyan, Lord De Vera? Bakit ka ganyan? May propaganda kang sinusulong. Hindi ko alam kung ano yung propaganda mong gusto mangyari. Pero, yung ginamit mong mga images na yun ay out of context. If I'm not mistaken, as per PDEA's numbers as of 2021, parang 6,000 plus ang namatay dahil sa encuentro. Legitimate operations. Sa Tagalog, lehitimong operasyon laban sa droga. So pag sinabi natin, pag sinabi mo na pag ginamit mo yung example na nalaban, eh baka yung mga pinakita niyong picture eh kasama doon sa 6,000. Sana kinukumpirma niyo muna bago kayo maglabas ng mga ganyang klaseng mga drama-drama niyo. Kasi hindi maganda yan bilang giorno. Journalist ka, di ba? Dapat nagsasabi ka ng totoo. Okay, tuloy natin. Sa mga malinaw ng achievements ay ang paglilinis ng Boracay ng 2018 at ng 2020 ang pag-ayos ng bahaging ito ng Manila Bay at pagtatambak ng Dolomite Beach. So, Boracay at Manila Bay, mga walang kinalaman sa kanyang original listahan. Mga rehabilitasyon na may kinalaman sa kalikasan. At ika nga, dahil limitado ang ating mga yaman, save your resources. Ika nga. At dyan daw magaling ang papalabas sa gobyerno. Recycling. Hashtag Oplan Zero Waste. Gaya ng pag-recycle ng mga opisyal na sinisante dahil sa corruption charges. Pero bigla na lang susulpot sa ibang sangay ng gobyerno. Kahit sabi niya noon na, wag na wag talaga ako marinig na may corruption. Even a whiff of whisper, I will fire you. Isa na dyan si Nicanor Faildon, ang Bureau of Customs Commissioner na pinaimbestigahan dahil 6.4 billion na halaga ng shabu na nakalusot. Tapos, nilipat sa Office of Civil Defense bago nilipat sa Bureau of Corrections. Pero noong 2019, ay sumabog ang galit ng publiko sa balitang mga kalaya na ang mga high-profile na convict. At huwag na natin pag-usapan na ang pharma dahil 10 episodes ang kakailanganin natin para dyan. Even a whiff of whisper, I will fire you. Pero, file doon talaga, example mo. Nicanor file doon. Okay. Nung pumotok yung issue na yan, file doon and 11 others face raps over 6.4 billion shabu shipment. So, Lord De Vera, kinasuhan naman pala ng PDEA si Nicanor file doon. Kinasuhan ng PDEA. Oh. Paano nangyari? Paano nangyari? Bakit hindi nakulong? Ano nangyari? Papakita ko sa iyo kung ano nangyari. DOJ clears Faildon over 6.4 billion BOC shabu. Eh, na-clear naman pala kasi noong 2017, November 22. Kailan siya kinasuhan? September 19, 2017. Kailan siya na-clear? November 22, 2017. September, October, November. Huwag mo isama yung September kasi doon siya natanggal. October, November, within 2 months, tapos ang kaso. Cleared. The DOJ has cleared former Commissioner Nicanor Faildon and other former officials of the BOC
in the drug and criminal charges filed against them by PIDEA over the smuggling of 6.4 billion shabu shipment last May. Okay. Ano daw yung basihan? Further, the evidence adduced by the PIDEA in support of the charges were insufficient to establish probable cause. Wala pa lang yung ebidensyang ipinakita ng PIDEA ay kulang para ituro si Nicanor Faildon na siyang nagkasala doon sa krimen na inihabla sa kanya. O sige, sabihin na natin, o ini-appoint ulit si Faildon sa Bucor naman. Bucor, Bureau of Corrections. Okay. Ang minention ni ni Lord De Vera, mga kaibigan, ay tungkol doon sa mga convict na palalayain. 2,000 yan, di ba yung GCTA issue? Ayan, yun yung sinasabi ni Lord De Vera. Ano nangyari kay Nicanor Faildon dahil dyan? Fired for disobeying his order. Fired. Tanggal. I am demanding the resignation of Faildon immediately. Second, that I am calling for an investigation to be handled by the ombudsman. Ito yung issue ng GCTA. Naalala niyo yan nung buhay pa si Mayor Sanchez. Buhay pa siya niyan eh. Dapat mapapalaya siya under the GCTA. At pinirmahan ni Faildon yung papeles ng release ng over 1,900 heinous crime convicts. O anong ginawa ni PRRD? Dahil pumalpak si Nicanor Faildon. O di tinanggal na niya. Siya mismo ang nag-fire. Siya mismo ang nagtanggal sa kanya sa posisyon. Alam mo kasi, Lord De Vera, ang problema kasi sa inyo, pinapakita nyo lang na, may corruption na naganap. Shabu, GCTA. Pero nandyan pa rin dahil sa utos ni Duterte. Alam nyo, kailangan nyo maintindihan, kapag merong naghabla, may nag-akusa, inakusahan nyo, di ba, na siya ang may kasalanan dun sa shabu shipment? Kapababayaan niya yon. O hinabla, napawalang sala, o di pwede siyang i-reappoint. Walang kasalanan eh. Napawalang sala. O eto, GCTA, pumalpak. Inappoint siya ulit, sa Bucor naman. Pumalpak, tinanggal. O anong mali ni Duterte? Anong mali ni Duterte? Tayo eh. Hilig-hilig nyo man ito eh. Kulang naman kayo sa ebidensya. Tapos ang mahilig din sa Luis De Vera, napakahilig niya sa mga motherhood statements. Manang-mana kayo sa inan nyo. Totoo lang. Manang-mana kayo sa inan nyo. Tuloy natin ito. At least, honest siya. I am thinking of stepping down because I'm tired. When I first said I will fight drugs, I did not know that I was fighting my own government. Do not ever think that if you will win as president, na wala ng corruption dito sa Pilipinas. I offered to resign as president kasi nagsasawa na ako. Do not expect me to entirely clean as a pristine clean bureaucracy. That is impossible and cannot really be achievable. Mahahabang talumpati, mga paulit-ulit na lang na linya, mga diskusyon na kung saan-saan pumupunta. Pero umamin ka, mahabang 6 na taon ha, ikaw, umamin ka. Anong mamimiss mo sa kanya? Nasisente ka na, no? Anong masasabi mo sa mga pinangako mo, Tay? Ang hini na lang ninyo hiningi yung bayag ko. Ang stupid ng ending ha. But anyway, nagtanong itong si Lord De Vera. Nagtanong siya.
tanong. Ah, may sinabi pala, bago tayo pumunta dyan sa tanong, pumunta muna tayo dun sa sinabi niya tungkol sa corruption. Okay. Corruption. Puntahan natin yung corruption. Duterte to fire 64 erring customs officials and employees. Ah. Naalala nyo to, yung pastillas? Mm. Tapos, Duterte names dismissed BOC officials and personnel. 2020 yan. November 6, 2020. Ito, July 11, 2019. O, nagtanggal ng 64. Oh, Duterte dismissed BOC officials and personnel. 2020 naman, November 6, 2020. Napakahabang listahan yan, mga kaibigan. Yung tinanggal niya. Meron pa, April 15, 2022, para fresh na fresh. More than 700 cops linked to drug-related cases dismissed under Duterte administration, sinabi po yun ng PNP. In a statement, said that from a total of 5,599 personnel dismissed from July 16 to March 30 this year, 714 were linked to drug-related cases. 5,600 ang tinanggal, mga kaibigan. Pero pa yan eh, mas eto sa PNA. PNP Chief General Leonardo Carlo said in a statement sent to the media on Sunday that the latest data as of March 2022 show a total of 5,600 cops ang tinanggal simula 2016. Halo-halo. Grave misconduct, serious irregularities, and other criminal activities, while some members of the police force were meted with disciplinary sanctions for administrative offenses and involvement in irregularities. Tignan natin yung total numero, ha? Apart from the dismissal from service, several penalties were also imposed. So hindi lang pala tinanggal sa serbisyo, merong mga tao na nabigyan ng disciplinary action. 1,129 were demoted. 10,490 were suspended, 848 faced forfeiture of salary, 2,475 were reprimanded, 208 were restricted, and privileges were withheld for 286 personnel. Walang nagawa para sa corruption? Sige na lang, Lord De Vera. Mukhang ikaw yata yung may deserve ng Mukhang para sa iyo yata yun, Lord De Vera. Kasi pag nakita mo itong mga numero na to, wala ka nang magagawa kundi umiyak. Lord De Vera. Hindi pa ako matatapos sa numero, ha. Ito pa, papakita ako sa iyo. Pakita ako sa iyo naman yung Duterte Legacy. This was written May 31, 2022 sa Manila Times. O, papakita ako sa iyo. Okay. Pakita ko sa iyo kung ano nagawa ng Duterte Legacy. The Duterte administration decisively passed and implemented the most comprehensive tax reform program ever in the country. They are Tax Reform for Acceleration and Inclusion, or ACT, Tobacco Tax Reform, Tax Amnesty, New Sin Tax Reform, and Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprise Act, or CREATE. Build, 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 mga kaibigan. Under DPWH na dating Secretary Mark Villar. 6 trillion ang ginastos in 6 years. 1 trillion every year. For 5 years, the DPWH had built 145,000 classrooms, 2,000 school buildings, 5,555 bridges, and 26,500 kilometers of roads, access roads, expressways, and tollways. Nga, iyak. Nga. Transportation and modernization under Transportation Secretary Arthur Tugade. Okay? Kay Sec Tugade naman 'to. Kay Lolo Art, Lolo Art, pasensya na po, hindi po tayo mag-aabot sa PBBM administration, but
Saludo po kami sa inyo, Lolo Art. 200 airport projects, 400 seaports, 21 new lighthouses to reach 564 lighthouses. New airport terminals were built for Mactan, Clark, Ormoc, and Calibo. Tugadi also started building the impossible, a subway in EDSA. Nga! Yuck! Lord De Vera. For education, free college education for all with 1.6 million availing by 2020, up by 36% from 2019. Paano na ba yan? Nakakalula itong mga numero na to. Duterte reduced red tape for the masses and made oligarchs toe the line. Universal healthcare insurance coverage expanded from 90% to 100%. So, 100% po ng mga Pilipino ay covered po ng ating universal healthcare. Kasi yun po yung nasa batas. Paano ba yan? Paano ba yan? Lord De Vera. Mukhang ikaw ang iiyak. At oo, sasagutin ko na ngayon yung tanong mo, Lord De Vera. Mamimiss ba namin si PRRD? Ang sagot dyan, simple lang. Oo, mamimiss namin si PRRD. Dahil kay PRRD, nakita namin na kayong mga dilawang pink ay walang kapangyarihan. Nakita namin yung pambobola nyo sa amin lahat. Nakita namin ang epekto ng insurgency at pwede pala siyang mapigilan or mabawasan kahit papaano. Nakita namin ang epekto ng kagaguhan nyo sa mga oligarko. At ngayon, medyo kinakabahan na kayo, di ba? Di ba, News 5, Manny Pangilinan? Medyo kinakabahan. Kaya nga ganyan kayo eh. ABS-CBN na mga Lopez, nawala sa air eh. Only during the time of PRRD. So oo, kaming mga ordinaryong mamamayan, mamimiss namin si PRRD. Kaming mga ordinaryong mamamayan na nakinabang sa kanyang mga ginawa. Kasi nung panahon ni Panot, sabihin na nating maganda ang ekonomiya, etc., etc., pero namamatay naman ang tao kaliwat kanan dahil sa droga. Diba? Kung hindi dahil sa droga, dahil sa krimen. Ibang crimes, hold up, robbery, kidnapping, etc., etc. Eh pati nga mga kapulisan natin namamatay dahil sa mga palpalpak na plano ni Panot tulad ng Sub 44. Napakalakas ng makakaliwang grupo nung panahon ni Panot. Sobra, 7. 7 sila sa Kongreso nung 2010. Ngayon, 3 na lang. Baka sa 2025, wala nang makapasok. Sa 2025. Nung panahon, ngayong panahon ni PRRD, nabuo ang NTF-L Cup na epektibong nakasira sa mga plano ng mga makakaliwang grupo. So kami, Lord De Vera, kaming mga hindi nakikinabang sa binibigay ng mga oligarko, happy kami. Kayo na nasa kabilang kubol, na masaya na kahit shabu ay naluluto sa loob ng bilibid, masama ang loob nyo. Pero patuloy pang sasama ang loob nyo. Bakit? Kasi may 6 na taon pa na isang Duterte
ay nakaupo bilang vice-presidente. At merong 6 na taon pa ng isang Marcos naman ang nakaupo bilang pangulo. Ilang araw na lang. 6 days na lang. June 30 na. Bababa na si PRRD. At uupo na si PBBM. Good luck na lang, Lloyd de Vera. Isip-isip pa ng mas maraming content. Kasi mukhang gusto mo na rin bumaba sa level naming mga vlogger. Pati yung content mo, pang vlog eh. Pati yung oras, 4 minutes. Saktong-sakto lang, pang vlog eh. Anyway, ayan po ang ating topic for today. Okay mga kaibigan, maraming pong salamat sa inyong panonood ng ating vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I will see you on our next Coach Jarrett Live tomorrow, 10:15 p.m. or later, 10:15 p.m. I'll try to make sure na meron po tayong live stream, okay? So I'll see you on our next Coach Jarrett Live, everyone. Bye!